Amy, ito yung napupunta ko rito, ha? Ito yung APDC. APDC. Animal Product Development Center. Oh. Ano ibig sabihin niyan? Yung mga processing ng mga karne, dito ginagawa. At dito, nakatutulong sa ordinaryong mga mamamayan. Dahil pwede silang mag-training, ha? Uy, para training? Sa, yeah. Naku, maraming may kailangan yan, Dok. Oo. Pag-abroad nila, in demand yan sa Canada, Australia, New Zealand. Kukuha sila ng certification na sila nag-aral ng slaughtering, processing, tanning, lahat. Alam mo ba na yung APDC or Animal Product Development Center, Amy, ay under ng Bureau of Animal Industry. Oo. At Doc, balita ko, sila ay tumutulong din sa mga negosyante na gustong magproseso, magdevelop, ay nga sabi diba, development, no? Magdevelop ng proseso para magkaroon ng dagdag value ang kanilang mga produkto. Ang dami mo matututunan dito. Akala natin yung magpa-process lang ng karne. Hindi, pati yung mga produkto na yung skin, wala, halos walang tapon. Opo, at yun ang kailangan natin. Basta pagkakakita ang galing sa hayop. Amy, so, agree ako dyan. Amy, aliga, pakikita ko sa iyo ang mga facilities dito sa APDC. Yes, excited ako dyan. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito, lahat yan masaya, matutong hayag, sa agree ako dyan. Nakausap ni Doc Sosi si Doc Gigi Senaybe, ang section head ng APDS-LRDD. Itinatag ang APDC noong 1984 sa ilalim ng administrasyon ng yumaong presidente Ferdinand Marcos. Ano ba yung APDC at saka paano ba nagsimula ito? Oh, APDC stands for Animal Products Development Center. Okay. Kailan ba kami nagsimula? 1984 pa po nung kinonseptualize yung proyekto. Oo. 85, nag-umpisa na yan, international funding. From United Nations Development Program at saka Food and Agriculture Office. Dahil alam nila na kailangan talaga yan, eh, di ba? Yes po, kasi nga nakikita na gusto nilang i-improve yung teknolohiya natin. Mm-hmm. Hindi lang po pang Pilipinas, kababayan natin ang beneficiaries, kundi ginawa ito para din sa Asia-Pacific region. Kaya nga international training center siya noon. Okay. Noon yun. Ano sabihin noon yun? Bakit? Kasi po, syempre, tapos na yung project. Iba na. Ngayon, may bagong mission ang APDC. Mission namin is to promote ang industriya natin ng meat at saka slaughter byproducts. Okay. So, ibig sabihin, ang galaw natin po dito ay mula buhay yung animals, dadalhin dito, kakatayin. Yes. Bago so, katayin, dapat dyan may pahinga. Yun kasi di ba? Natin yan, malaking epekto. Humane handling. Diretso siya, humane slaughtering. Hygienic slaughtering din. Okay. Tapos cutting. Kung nakita nyo naman, may cutting tayo. Tapos meat processing. Tapos further, punta tayo sa byproducts. Anong gagawin ba? Yung mga balat, saan yan mapupunta? So, ibig sabihin, Dr. Gigi, yung dadalhin dito, halos walang tapon. Yes po. Bali, maximum utilization tayo. Yo. Plus, value adding. We add value sa mga produkto, live animal hanggang tae, pati waste management. Ibig sabihin, yung mga magdadala rito, may added value, so yung price noong nalive nila, hindi lang yung katulad sa iba na after that, wala na yung mga laman loob, anong ginagawa nyo pa? Po, kagaya yun sa inyo, yung sa rabbit, diba, dinala nyo dito, kinatay, tapos kinat, the bone, pinrases natin, yung different sausages. Tapos, ang susunod nun, yung mga pwede sa rabbit, pwede natin gawing balat. Okay. It's either fur on or yung vegetable tan. Kung fur on, yung merong balahibo pa. Yes. Yes, maganda siyang pan-display. O tsaka accessories sa mga bags or whatever. Yes. Tapos noon, yung vegetable, yung para vegetable tan, na sinasabi, yun yung balat na po pwede siyang gawing para sa bags. Pwede siyang keychain. Pwede natin pakita yung simple process din ng paggawa. Ng mga yun. Madali lang siya. Pwedeng sa bahay lang.
How would you sustain? Yung income, paano? Malit siguro. Paano? Sino sumusuporta pa sa inyo? Sa ngayon po, for training, meron kaming trust fund. So, sa General Appropriations Act, nakalagay po doon yung mga training fees na pinapasok namin, pwede namin siyang gamitin din para sa training purposes only. Yun. Eto, pero yung pag mga servicing means yung nagpapaprocess na dito, lahat yan sa Treasury. National Treasury? Yes po. Sa paggawa ng mga produktong nabanggit ni Dr. Gigi, makabagong teknolohiya ang ginagamit. Itong teknolohiya, ibinabahagi ng APDC sa sinumang interesadong magnegosyo. Naswerte naman kami na may nagpa-process. Oh. Yes, anong ginagawang yan? Ngayon, ano ng mga... Mga sausages po yan, okay, na ginagamitan natin ng mga makina. Ngayon, ang isang ginagawa po kasi dito, nung in-establish to, ang mission natin is to support nga, di ba, the meat and slaughter, through yung matured technologies ini-impart natin ngayon. So, halos lahat ng produkto ng researches, nawa, formulation ng mga meat products, ibinibigay namin yan. Teka, walang bayad po yun, yung technology. Dr. Gigi, ako yung halimbawa isang negosyante, pwede bang mag-aral dito? Makatutulong ba sa akin, yes, kung ako interesado dyan? Ay, opo. Matatanggap po lahat yan. Kasi yun yung gawain namin. Research, training ng mga teknolohiya. Okay. Yung ginawa naming formulation sa meat products, pati sa slaughtering. Open yan, ha? Open, open po yun. Mag-enroll po kayo. May konti lang naman bayad. Of course. Oo, oo, kasi to cover at saka to sustain the operations. Pagkatapos po, pwede, hindi lang po kayo hanggang training. Mm-hmm. Kasi di ba, skills development, tapos meron kayong produkto. Eh gusto nyo na magnegosyo. Kung kinakailangan nyo ng equipment, tatanggapin po namin kayo as isa sa mga servisyo natin, yung tinatawag naming kung sa baboy, may winning period. Okay. Dahan-dahan. Hindi, opo, dahan-dahan na i-guide po namin kayo. Hanggang sa kami umunlad at ikaw ang maging bintay. Pwede kayong gumamit ng facilities. Ganon? Yes po. Kung wala pa kayong mga gamit, pwede dito. Mag-produce kayo, mag-develop ng product. Tapos po nun, kung mabenta yon at nagustuhan yung formulation nyo, di wagi, negosyo, dagdag kita. Speaking of food safety, dito rin kasi tinuturo yung pag-process ng malinis, hygienic way. So, safe yung food natin. Sabi ko, stricto naman. Hindi pala ngayon ko na-analyze na dahil ito ay processing, kailangan lang talaga hygienic. Yes po. So, pagkain tayo sa... Kaya hindi tayo basta pwedeng papasok dyan sa loob, no? Opo. Pwede naman pumasok. Susunod lang tayo sa protocol. Okay. Akala ko mga baka, rabbit, goat, pero, isda. Ikaw po, lahat yun. Pati palaka, kasama. Accessory siya sa mga... Yun ang role natin, mission natin. Yung balat niyo po, pwedeng dalhin dito, i-process natin yun. Meron tayong lecture, formal training siya. Pagkatapos po, no, tatanggapin po ang mga estudyante na nag-graduate dito para mag-OJT. Means, hahasain pang mabuti ang kanilang skills. Para pagdating po doon or dito, mag-trade test sila kung sino yung bansang kukuha sa kanila, pasado sila.